So kanya nang magiging forma niyan, mga ka-Loldy Cakes, guwapong-guwapo. So yun, what's up sa inyo mga ka-Loldy Cakes? So yun mga ka-Loldy Cakes, May pa lang, umuulan na. Kaya mga ka-Loldy Cakes, kung wala po kayong pender, baka kailangan nyo po ito, iwas tilapsik po para ngayong tag-ulan. So yun mga ka-Loldy Cakes, bago po tayo pag-uusapan po natin dito kung ano ba laman ito at kung paano po ba ikabit. Madali lang po ito mga ka-Loldy Cakes ikabit, sigurado kayang-kaya nyo na rin po ito. At hindi nyo na po kailangan pang ipakabit sa mekaniko o sa shop na malapit po o malayo man sa inyo. So yun mga ka-Loldy Cakes, tingnan muna po natin kung ano po bang nilalaman itong ragu sa pender. So yun mga ka-Loldy Cakes, ito na po si ragu sa pender, nakalagay po sa plastic. Ayan po, medyo makunat po yung kanyang pagka-pender o yung kanyang plastic, yung material po niya. Kaya medyo maganda rin po ito. Ang maganda po din dito kay Ragu sa pender, budget me lang po siya. Kung i-compare po natin dun kay Sepal na pender. So yan mga ka-Loldy Cakes, ito yung pinakang pender niya. Mga ka-Loldy Cakes, ito po yung kasama niya. Yan. May kasama siyang ganito. Tapos ganito. Tapos ganito. Goma, parang goma siya. Tapos ganito. Yan mga ka-Loldy Cakes, sa pagkakaalam ko mga ka-Loldy Cakes, halos parehas lang po sila ni Sepal na ganito, parang pangalan lang po ang nagbago. Siguro sa material lang plastic, mas matibay po siguro si Sepal, pero sa tingin ko sa aking nakalagay na bike, okay naman po yung si Ragusa. So ito po mga ka-Loldy Cakes ang gamit ko. Ragusa lang din po ang gamit ko na pender. Yan, kasi budget me lang din naman po siya. Okay naman po siya, halos matagal na rin po sa akin. Tapos makunat naman po yung kanyang ano, hindi naman po siya naglulutong. So yun mga ka-Loldy Cakes, ikakabit na po natin at sobrang dali lang po nito. So yun mga ka-Loldy Cakes, may makikita po kayong goma. Ganito po yung style niya. Dito po natin yung ilalagay. Yan. Nakaganyan po yung goma niya, yung parang may nakang meron naka-osli dito. Dito po natin yan ilalagay. Yan, dito lang po natin yan ilalagay. Ayan po yung goma. Pasok na po natin. So yan mga ka-Loldy Cakes. Pagkatapos mga ka-Loldy Cakes, ilalagay na po natin. Yan. So yan mga ka-Loldy Cakes, after po natin mailagay itong pender, may makikita po kayong ganito. Yung may thread po siya. Ang gagawin nyo lang po, ito po yung nasa loob, tapos nakalabas po yung parang pinakang thread. Ito, yung nakosbong na yan. Pasok lang po natin dito. So yun mga ka-Loldy Cakes, para mas makita po ng lahat, ito po, nilapit na po natin yung camera. Ganito lang po yan mga ka-Loldy Cakes, ganyan. Yan, ipasok lang po natin dito. Yan. Ipasok lang po natin dito yan. Kaya nakapasok na po siya. Tapos ang isisunod po natin, itong ganito. Yan. Dito po mga ka-Loldy Cakes, parang may stopper po siya. Tapos ito po wala. Ito po yung stopper, tapos ito po walang stopper. Para po may pasok natin yan, ito po yung walang stopper. Mapasok po natin dito. So yan mga Lods. Siguraduhin lang po natin na kaayos po yung pagpasok po nito para mailagay po natin to ng maayos. Madali po nating mailagay. Yan. Ganyan lang po yung magiging style niya. Tapos, ito po, yung pinakang lock niya. Yan, i-thread lang po natin dito. Yan. Ganyan lang kadali mga ka-Loldy Cakes. Tapos na po. Higpitan lang po natin para hindi po siya magalaw. Yan mga Lods. So yun mga ka-Loldy Cakes, ganyan po ang magiging forma niyan. Gwapong gwapo. Yan po. Pwede nyo pong i-adjust tong taas niya. Yung pinakang clearance niya po dito.
Bali mga ka-loady kicks, dito lang po kayo mag-a-adjust. Yan. Luluwagan nyo lang po yan, tapos sa kanyang higpitan. Yan, kung gusto nyo medyo saktuhan lang yung kanyang clearance dito sa may kulong para hindi po ganun kalayo yung tilapsig. Sakop na sakop niya yung tilapsig, mas maganda po. Depende na lang po sa inyo. So yun lang mga ka-loady kicks at ganun lang po kadali magkabit nitong Ragusa Pender. Bali yan mga ka-loady kicks, pang likod lang po yan, wala po siyang pangharap. Alam ko halos kaparehas lang po siya ni Sepal na Pender. Mas maganda nga lang yung siguro mas makunat yung kay Sepal. Pero kung para sa akin, okay na rin po itong si Ragusa Pender. Sa akin naman, matagal na rin po si Ragusa Pender at mas mura po siya. So yung mga ka-loady kicks, kung gusto nyo pong bumili dito sa aming shop, dito lang po sa number 31 Central Avenue, Barangay Culiat, Quezon City. Pwede po kayo mag-visit dito sa aming shop. So yun lang mga ka-loady kicks at maraming maraming pong salamat sa inyo.